Okay, so this is the time na para tayo ay lumabas sa bypass road, no? Road safety tayo. So para lang maranasan mo o ma-experience mo kung ano ang ginagawa ng isang nagda-drive ng manual kapag ang kalsada ay downhill or palusok. In the same time, pati pag ahon. Okay, so kailangan matutunan mo yung sinasabing engine brake, no? Sa engine brake, Nel, ganito lang yan. Halimbawa, nandun na tayo sa downhill, kapag lumulusong na tayo, ito yung tipong nagda-downshift tayo. So kapag nagda-downshift ka o nagbabawas ka ng gear, ito yung tipong iaakma mo rin syempre yung takbo mo. Halimbawa, naka fourth gear ka, syempre ang takbo mo nun, it's about palagay na 40 to 50. Kailangan, slow down ka, bitaw mo si gas, alalayan mo ng konting brake. Pag bumagsak sa 30, pabagsakin mo sa 30 speed mo, lagay mo sa third gear. Ngayon, pag tingin mo na parang bumubulusok pa, alalayan mo ulit ng brake, pabagsakin mo ng hanggang 25, no? Baba mo naman sa second gear. So, saglit lang naman yon, hindi naman ganun kabulusok yun doon. Gusto ko lang malaman mo kung paano nga ginagawa ng gear kapag ka nagda-downhill. At the same time, kapag nag-uphill. So, dyan naman sa bypass road, syempre may mga kasabay na tayo. More on focus ka lang sa lane mo, stay on your lane ka lang. Ang pagtingin sa side mirror is 1 seconds lang ang tinatagal. More on, nakafocus tayo sa unahan. Okay? Kapag naman mayroong na-overtake sa atin at gusto lumagpas, hayaan mo lang sila. Okay? So, awareness sa speed. Paglabas natin dyan, syempre, bago dumating ang cut-off, signal your intention. Observation sa surrounding o sa rotonda. Kasi tayo yung galing sa loob, tayo yung mag-giveaway. No? Tapos, pag nasa bypass road na tayo, at least 40 lang muna ang speed natin. Sasabihin ko sa iyo mamaya kung pwede na tayong magdagdag sa 40. Okay? So, just in case nalilipat na yung linya, tingin mo na signal and then lipat, no? Okay, so pati yung awareness mo sa kaliwa mo, kapag may kasalubong, dapat huwag kang lalamang sa kaliwa mo. At the same time, huwag kang lalagpas dito sa kanan. Okay, so tara, let's go! Signal ka na sa kanan. Yan. Tapos, dahil tayo ang mag-i-stop dyan, slow down ka na. At the same time, nagda-downshift ka na. Yan. So, second gear. Yan. Slow down ka lang. Clear naman. So, pwede ka magdire-diretso. Ito. Kanan. Handahan ka na. Yan. Okay. So, nasa bypass road na tayo. Yan yung sinasabi ko sa iyo, kapag andito tayo sa inner lane, huwag kang lalamang dyan sa kanwala. Tapos 40 lang ang takbo natin, ha. Yan na, more on focus ka lang sa ulahan. Siyempre alertness mo sa mga kasalubong mo. Tapos what ka, natalaw mo dito sa rear mirror mo na mayroong parating sa likod mo. Maging aware ka lang sa pagtingin sa side mirror mo. Basta ang itinatagal lang sa pagtingin, 1 seconds lang. Okay, so yung kasunod nating ma-encounter, rotonda pa rin yan. So signal ka lang pa rin sa kanan, pero huwag kang pupunta sa lane na kanan. Sundan mo lang ang guhit ng kalsada, no? So naka fourth gear ka, pwede ka mag-downshift. Yan. Para nakokontrol mo yung pagliko. Bigyan mo ng madras. So, kaya tayo dito 40 lang kasi residential area pa ito. Very good yung pagpapalit mo lang ng gear na. Yan lang yung timing change of gear. Para maiwasan natin yung tumataas yung consumption ng gasoline natin. Diyan mo rin siya mag-overtake gas. Mga ganong klaseng driver, huwag na huwag mong gagayahin. Mga driver na marunong lang mag-drive. Pero hindi alam kung paano gamitin na.
kung tama ang ating kalsada. Okay, so approaching tayo ng intersection, ang direction natin dyan is diretso lang. But we need to observe kahit nasa priority lane tayo. Kasi mayroon dyan mga hindi nakakalam dun sa sinasabing right-of-way rules. No? Dito kasi papunta tayo sa palapad ng kalsada. Dito, pwede na tayo dito mag more than 40. At hanggang 60 lang tayo, ha? So, kung isa kasing maingat na driver, alam mo kung kailan ka bibili. Dito, Lenya, kita mo yung puti sa kanan. Yun yung tinatawag na age line. Sa gabi, nagagamit yan. No? Kapag nasulo ka lang kasalubo mo, para hindi ka mawala sa lane mo, diyan ka tumingin. Yun yung kumbaga pinaka-guide. So, ngayon, dito na tayo sa 3 lanes both side direction. So, dito sa pwesto natin, ito yung tinatawag na inner lane. Okay, so, hindi ito expressway. So, hindi ito overtaking lane. No? Sa expressway lang yon. Ang overtaking lane, nasa kaliwa. Same time, hindi tayo pwedeng mag-stay doon kahit naka 100 km per hour tayo. So dito, bypass road, okay lang na naka-stay ka dito sa itong pwesto natin. Dahil ang ating speed naman ay nasa 60. Pero kung ang speed mo is less than 40, dapat nandito ka sa middle lane. No? Yeah. So, speed up lang ito para ma-maintain mo yung 60 mo. Para mayroon mga nasa likod natin, hindi sila magagalit o mainis dahil mabagal tayo pero nandito tayo sa gitna. Sa pagkaganyang pumupula ang mga likod nila, sabihin niya nag-a-apply sila ng brake. Dito naman, itong klaseng kalsada na walang pavement marking, stay on your lane ka lang. No? Sa kumbaga, maging alerto ka lang sa kasalubong mo. Stay on your lane ka lang para hindi ka mawala sa direction. Lalo na sa gabi, mahirap ito, lalo na pag umuulan. So kapag ganyan, gabi, umuulan, marahan ka lang. Huwag kang magmamabilis kasi in the same time, kapag ka wala na ka namang kasalubong, pwede ka mag-high beam para talagang kita mo yung nas balayo ang kita mo sa iyong unahan. Slow down tayo no, kasi approaching tayo ngayon sa downhill na sinasabi ko. Ganyan lang no, kasi kapag ka naman nasa downhill tayo, at mare, huwag lang na mag-gas. Ang gear natin ay nasa port, sa PIP, tama? Alalay ka ngayon ng brake, pabagsakin mo speed mo sa less than 40. At sa may lipat mo sa 40. Kaya mo lang siya nagro-rolling traction, huwag mo lang siyang gasan. Purpose kasi dyan sa pag-i-engine brake, hindi ka masyadong brake, no? So yan, alalay ka ulit na brake, lagay mo sa third, handa mo yung parang gumagalit ang iyong sasakyan. Balayad naman siya niya, pwede mo siyang pwede ka magdagdag. Kailangan pwede babara ng brake sa ganito, kasi baka uminit, maglo-loss brake dyan. Sinalay ko sa kanan, tatabi tayo doon sa mga kubol. Hindi yung pag-apak ng bansa, si Blas. Okay, start. Tapos huwag kang basta-basta magpapalit ng third gear kapag umaahon ka lang. Kapag umaahon ka lang ganyan no, board ka lang muna. Okay, so kami pabalik na no. Natapos na namin yung road safety sa bypass road. Huwag na natin si Jonel ng paano mag-drive sa downhill and uphill. Yan, si Jonel no? Ngayon i-relax na siya mag-drive. Nawala lang yung tense niya kanila. Okay. So sabi ko sa'yo, kapag kanya nang i-relax mo lang, relax mo lang din yan mamamanage yan sa sakin. Tita mo, relax ka na mag-drive. Walang gear, walang gigil, pati pag-apak mo sa gas, may timing. Ng mga defensive driver.
hindi porkit maluwag ang kalsada eh magpapatakbo ka na dyan hanggat gusto mo. Lagi ang isang maingat na driver dapat may pakialam ka sa lahat, sa kasabayan ng mga sasakyan, sa tumatawid, nagmumotor,